Mom, is skinny not well? Guys, nandito ako ngayon sa hospital. Samahan ako ni Jacob kasi ng dextrose. Jacob, are you sleepy? Kasi biglaang sumama yung pakiramdam ko. Nagkaroon ako pa lang ng chest pain. Kaya ayun, tinawagan ko yung husband ko. Nakaagad kami na emergency room. Antay kami ng x-ray report. Pa? Digo. Okay. Past 12 na mga laga. So it's already 1 o'clock AM na mga laga. Papatanggal na lang 'tong mga langga tapos antayin ko na lang yung prescription ng doktor. Mga gamot ay binigay kasi sa akin daw. So, mga langga, ang result naman is wala naman, normal naman lahat. Ayun. So mga langga, nandito na kami sa bahay. So bukas na ako magkwento sa inyo kung ano nangyari. So tanggalin ko na to at matutulog na kami ni Jacob. Puyat din si Jacob, mga langga. Ayan si Jacob. So good night. Bukas na tayo magkwentuhan. Good morning. Good morning mga langga. Nakita yung husband ko. Ayan na din si Jacob. So, actually, kagigising lang namin. Kakatapos lang din namin kumain. Ayan. Hindi pa ako nakapag kumain na ako kasi uminom ako ng gamot. Kahit di pa ako nakapag-ilamos. Ay, uminom lang ako ng tubig pag kagising ko. So, mag-ilamos ako mga langga. Ayan, chichika ko sa inyo kung ano nangyari sa akin kagabi, no? Dito ko nararamdaman mga langga, oh. Ayan. Ngayon, naramdam ko na naman siya. Masakit na naman ang akin. Dito, dip-dip. So, kwento ko sa inyo mga langga. Habang kagabi kasi, habang naghuhugas ako ng plato, biglang sumakit yung dip-dip ko. Tinawag ko si Jacob. Sabi ko, Jacob, I feel pain. Sabi ko, in my chest. Sabi niya, Mama, what happened? Tapos, sabi ko sa kanya, bilisan mo nang kumilos kasi it's already 9 o'clock to make the story short, binilisan na nga namin ni Jacob kumilos. Nito na kami sa loob ng banyo, nagbabrush na siya ng teeth niya, ilamos na rin ako, ganyan. Actually pa, tapos na talaga sa gawain ng yung routine namin sa gabi. Plansa pa ako ng kanyang vest kasi pinaplansa ko talaga yung vest ni Jacob pag papasok siya. Ngayon, sabi ko, yung left arm ko, pagka ginalaw ko siyang ganun, masakit. Kaya may naramdaman akong discomfort. Tapos sabi ko, ano kayong nararamdaman ko? Tapos pag nakatayo akong ganito, mga langga, okay lang. Tapos pag kahapon, pagka hihinga ako ng malalim,
ramdam ko yung sakit niya yung dito. Ngayon, may konting sakit pa rin siya. Ramdam ko pa rin yung sakit pag hihinga ko ng malalim. Ay, nung, ano na, nung, nung na, ano na namin na patulog na kami, tapos na mag-plan siya, yung pahiga na ako mga langga. Pag lie down kong ganun, o paghiga ako, ang sakit. Sabi ko, oh, ouch, ouch. Sabi kong ganun. Tapos si Jacob, sabi ni Jacob sa akin, mami, mami, what happened? What happened to you, mami? Tapos sabi ko, Jacob, get the pillow. Sabi ko, mag-aano si mama ng pillow, magtataas si mama ng pillow sa higaan ko para maka-lie down ako. Nung nilagay ni Jacob yung mga pillow dun sa higaan ko, mataas na. Yung parang seat, parlor sitting position yung ginawa sa akin ni Jacob. Tapos ayun, ganun pa rin paghihiga akong ganun. Tapos pagka tatagilid akong ganyan, ang sakit pa rin. Tapos pagbabangon ako, sobrang sakit. Tapos nag-worry si Jacob sa akin. Sabi niya, mami, I'm worrying. Sabi niya ganun sa akin. Are you okay? Tapos, minessage ko muna yung husband ko. Sabi ko sa husband ko, sabi ko, Papa, I feel not well. Sabi ko sa kanya, masakit yung dibdib ko. Tapos, minessage ni Jacob, ano siya, voice message ni Jacob. Sabi niya, Papa, tonight, Mom is not feeling well. Sabi ni Jacob sa kanya, Mom is not feeling well. If you wanna go home, I love you. Sabi niya, ganun kay Papa niya. Tapos mga 10 minutes or 5 minutes, nag-response yung husband ko. Magpapaalam siya sa kasama niya o sa boss niya na kung pwedeng ano muna, umuwi muna siya sabi at magpa-check up kami. Kasi nga, gabi ng mga langga at wala naman kaming, kung ako magpa-check up, wala naman ako pag-iwanan kay Jacob. So kasama namin si Jacob. Dumating na yung husband ko, pumunta na kami sa hospital. Yun, pasok namin sa emergency, ang daming tao. Tapos nagkapila na kami. Tapos maya-maya tinawag yung name ko. Tinanong kung ano nangyari, ganun-ganun. Tapos, pagkatapos akong tanungin, ano, ini-CG ako mga langga. Ito yun. Yan, yan, meron pa akong mark yan. May isa patanggal na. Ini-CG ako. Tapos, ayun, binigay sa doktor yung ECG result ko. Tapos, mga after a minute, or mga ilang minuto yun, mga 10 minutes yata yun. Ano, tinawag ako ng doktor. Tapos sinabihan ako na wala namang ano problema sa iyong cardiovascular, may term siyang ginamit pero hindi ko nakalimutan ko naman daw is okay, normal. So anong talaga yung ginhawa ko nung marinig ko na wala namang problema, talagang siguro sa tagang muscle pain lang ito, yun bakit nandito pa talaga siya, no? Tapos ayun, na sobra talaga akong relief, na relief ako kasi syempre hindi ko alam kung nung nangyari, 'di ba? Kailangan talaga mararamdaman kasi pa-check up talaga kasi hindi ko talaga alam mag ano tayo, hula-hula tayo nung nararamdaman natin. O ano kung ano 'yan, 'di ba? Hindi natin alam. Much better pa rin talaga na magpa-check up sa doktor. Ayun. Tapos ayun na nga, sabi niya after, so wala naman problema lahat. Sabi niya, resetahan kita ng gamot and then pwede ka nang umuwi. Tapos ayun, tapos pakuha mo na lang kasi meron pa, hindi pa nakuha yung swero ng yung gilya ng yung sa dugo. Ayan. Pakuha mo na lang tapos pwede ka nang umuwi. Tapos umuwi kami. Hindi ko kinaya, talagang babagsak na yung mata ko kasi yung dahil siguro sa gamot. Talagang sabi ko, Jacob, tara matulog na tayo. Ayun, nagpalit kami ng damit ni Jacob. Pinalitan ko rin siya ng damit. Tapos natulog kami. And ngayon, pagising ko, may nararamdaman pa rin akong pain dito po. At uminom na rin ako ng gamot para maya-maya guminhawa yung pakiramdam ko. Kaya lang, itong masama na to kasi uminom ako ng gamot. Sarap. Ano, ngayon, inaantok na naman ako kasi parang feeling ko yun yung side effect ng gamot, no? Grabe. Parang gusto kong matulog. Ayan. So, ayan na mga langga, for today's video, hindi nakapasok si Jacob sa school dahil, yun, apuyat din si Jacob sa pagsama sa akin, pagsama sa amin. And after noon, si Habi bumalik ulit sa work para mag-work ulit. Ayan. So, ayan. So, ngayon, magpapahinga ulit ako. Pang ilang days ko na itong nagkakasakit ako ng sunod-sunod. Magpapahinga ako ng bonggang-bongga sa tawad. Ayan, so baka hindi nyo ako makikitang mag-ano muna sa mga comments or ano, kung i-heart ko yung mga comments yung mga langga.
Ayan. So, hindi muna ako makapag-response din sa mga message, kung mga nagme-message sa akin. Ayan. So, ayan lang. Support to this video. Ayan. Na-chika ko lang sa inyo mga langga. So, lang mag-share sa inyo. Ayan. So, thank you for watching this video. Ingatan natin yung mga sarili natin. Lalo na, ayun, tumatanda na tayo. Kailangan talaga nating doble ingat. Ayan. So, pag may nararamdaman, talaga dapat magpa-check up. Huwag nating isang tabi o isang bahala lang yan. Ganun, gagaling din yan. So, ayan. Buti na lang talaga at maganda din ang health system dito sa Taiwan. Kasi sobrang napakabilis din kahit medyo gano'n. Kasi gabi naman na talaga yun. Ang bilis din ng process nila. At yung gamot, yan, thankful talaga ako. At wala namang masamang balita sa dibdib ko. Yeah, thank you Papa God. Thank you so much. Tapos, thank you sa husband ko kasi one call away din yung husband ko. And kay Jacob, sa baby ko. Yan, so mga langga, hope na isama niya ako sa prayers niya na gumaling na yung suggest ko. Ayan, so thank you so much and thank you for watching this video.